Trending araw-araw ang mga artista na ginagaya sa TV sa mga contest. Narito ang mga nag-trending na celebrities at ang kanilang mga reaksyon sa mga gumaya sa kanila. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng celebrities sa kalokalike at nanggagaya sa kanila. Beanie Malloy. Naramdaman ng lahat ang P-pop vibe sa studio nang umakyat sa entablado ang look-alike ni Beanie Malloy na si Theopany Bell Arcadio ng Iligan City. Umakit sa mga hurado at manonood ang kanyang kapansin-pansin na pagkakahawig kay Malloy na talagang kinatawan ang boses, fashion style at maging ang ribbon accessories nito. Kaya naman hindi nakapagtatakang siya ang hinirang na panalo sa kompetisyon. Ang panggagaya ni Theopany bilang si Malloy ay agad namang umabot sa kaalaman ng P-pop star. Sa X noong September 3, nirepost ni Malloy ang post ng It's Showtime kung saan pinapakilala ang kanyang kalook-alike. Sa caption, naghayag siya ng kasiyahan at pasasalamat sa pagsasabing OMG, nakakatuwa, thank you, na nalikipan ni Malloy ng hashtag na Beanie. Angel Locsin. Si John Fedeliaga na kilala bilang Omegle Star ay nakatanggap din ng papuri para sa kanyang pagganap bilang si Angel Locsin sa Snatch Game segment ng Drag Race Philippines Season 3. Sa verified Facebook account ng Team Angel PH, nagbigay sila ng appreciation post para kay John sa kanyang pagganap bilang action drama queen kalakip ng mga larawan nito mula sa show. Pinapurihan nila ang drag artist sa sobrang ganda ng performance. Agad namang nirepost ni John ang papuri sa kanya at bakas ang labis na kasiyahan na na-appreciate na kanyang panggagaya sa iniwang caption na, "Eto lang, happy na ako," kalakip ng loudly crying face emojis. Hinding-hindi pa dito nagtapos ang paghanga ng Team Angel PH sa panggagaya ni John kay Angel. Sa sumunod nilang Facebook post, binahagi nila ang video nito kung saan hindi lang mukha ang ginagaya ni John, kundi ang mga hindi malilimutang karakter na ginampanan ni Angel. Caption nila rito, "Iconic references, can you name them all? Kudos John for a superb Snatch Game performance." Billy Crawford. Sumasabog at pumipiyok na energy ang dala naman ni Billy Crawford kalook-alike ng Bulacan na si Norlan na mag-reunite sila ni Vong Navarro sa It's Showtime stage. Matapos ang performance, nawindang ang original Billy nang i-video call siya ng dating mga kasamahan sa programa para makita ang kanyang kalook-alike. Dito ay game siya na nakipag-usap at nakipagkulitan kay Norlan at isa sa una niyang tinanong ay kung nasaan ang bigote nito na tulad sa kanya. Natatawang tumugon naman si Norlan na nabura ang kanyang bigote, ngunit pabirong humirit si Billy sabay hawak sa bigote niya na hindi naman daw ito nabubura. Nang mahinga naman si Billy ng mensahe para sa kanyang kalook-alike, una ay pinasalamatan niya si Norlan. Kaya naman sa huli, pinayuhan ni Billy si Norlan na ipagpatuloy lang nito ang lahat ng kanyang mga pangarap, pero sa susunod anya ay kausapin muna siya bago gawin ang panggagaya sa kanya na nagpahalakhak sa lahat ng naroon. Ellie Buendia. Hindi nga lang ang It's Showtime host ang tuwang-tuwa at manghang-mangha nang makilala nila si Ellie Buendia kalook-alike na si Alvin ng Pasay City. Katunayan maging ang original na si Ellie ay nagulat na mapanood niya ang kanyang sarili sa naturang noontime show. Ipinahayag ng OPM rock legend ang kanyang ikinagulat na kasiyahan sa isang Instagram post. Sa video na kanyang ibinahagi, makikita siya kasama ang iba pang miyembro ng kanyang banda, ang sikat na Eraserheads at iba pang kasamahan na nanonood ng show. Dito ay magiliw na pinagmasda ni Ellie at ng mga kasamahan ang kanyang kalook-alike. Sa bungad pa lang ng pagpapakilala ni Alvin ay napamura na agad si Ellie at napasabing hindi niya ito kamukha na nagdulot ng tawanan sa loob ng studio. Lalo pa silang naaliw nung nagpakitang gilas ang Ellie kalook-alike ng kanyang talento kung saan kinanta nito ang magazine na tila ba wala ito sa tono. Kitang-kita din na labis na natuwa si Ellie at mga kasamahan nang marinig ang kanyang kalook-alike na binanggit ang Offshore, ang kanyang record label, at nagbigay din ng pagbati sa kanyang sinisintang si Audrey. Anila, nag-research nga raw ang kalahok. Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Ellie na nagpapahinga siya mula sa mga rehearsal nang bigla niyang makita ang kanyang sarili sa nasabing show. Maliban dito, matatandaan din na tinawag ni Ellie ang kanyang kalook-alike na Lodi sa isang larawan na ibinahagi ni Jules Hogueta sa kanyang sariling Instagram account. "Hello daw at Ellie Bumbilla at Audrey Hepburns," sabi ni Jogue sa caption ng kanyang post na nagpapakita ng larawan nila kasama ang kalook-alike ni Ellie. Agad naman nagkomento ang OPM legend sa post ni Jogue ng "Congrats, Lodi." Baron Geisler.
Sa ikalimang episode ng Drag Race Philippines Season 3, ang drag queen mula sa Cagayan de Oro na si Kiana ay nag-impersonate kay Baron Geisler sa isa sa mga pinakanakakatawang paganap batay sa pinaka-memorable moments ni Baron mula sa kanyang problematic era. At naisip niya makuha lahat ng detalye, ang kanyang magulo na damit, mamantika yung buhok, ang kanyang paraan ng pagsasalita at ang kanyang dating basagolero na estilo. Maganda ang pagtanggap sa paganap ni Kiana at ipinahayag na ligtas siya mula sa hamon. Ngunit kalaunan ay inamin niya sa untucked segment na nag-aalala siya na baka ma-offend si Baron sa kanyang impersonation. Ang paganap ni Kiana ay napakatumpak na maging ilang sa mga tagahanga ay lumapit kay Baron, humihiling na huwag magalit sa drag artist. Kaugnay nito noong Webe, September 5 sa X, niretweet ni Baron ang post ng fan na nagtanong kung ang impersonation ni Kiana sa episode na nakaraang Miyerkules ay ikinagalit niya. Sa kanyang tugon, tinawag ni Baron na cute ang impersonation sa kanya at sinabing natuwa siya sa mga clips at komento at nagpasabing tumawa siyang mag-isa. Sa isa pang quoted post na nagpahayag ng hindi paniniwala ng user sa pag-impersonate kay Baron sa Snatch Game, sinabi ng aktor na natagpuan niyang nakakatawa ang buong segment at pinuri ang talento ng mga drag queen na kalahok. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na mag-appear sa Drag Race Philippines, nagbiro si Baron na sa pagkakataong ito, siya mag-i-impersonate kay Kiana. Ruru Madrid. Hindi si Ruru Madrid, kundi ang nobya niya si Bianca Umali naman ang nagbigay ng reaksyon sa panggagaya sa kanya. Sa episode ng It's Showtime noong September 2, trending ang kalook-alike ng kapuso actor hindi lang sa kanyang performance at pagkakahawig nito kay Ruru, kundi sa nakakatawang interaksyon nila ni Bianca. Talagang napatawa ang kapuso actress nang makita ang kalook-alike ng nobyo na si Kevin. Isa si Bianca sa mga hurado sa naturang segment at naramdaman niya na parang nalalaginip siya na makilala ang kalook-alike na kanyang boyfriend. Bukod sa action scenes na ipinakita niyang talent ala Black Rider, kinantahan din ni Kevin si Bianca. Tinawag pa nila ang isa't isa na mahal na nagdulot ng kilig sa mga manonood. Game ding nagkulitan ang dalawa kung saan sinabi ni Kevin na binisita lang niya ang kanyang mahal na si Bianca sapagat ayaw niya itong malungkot. Nang tanungin naman si Bianca kung bakit hindi siya in-update nito, humirit si Kevin na gusto lang niyang sorpresahin ang kanyang mahal para makasama ito na kinaalyo naman ng kapuso actress. Pero ang isa sa talagang pinag-usapan at naging katanungan ng madla matapos ang episode ay kung engaged na ba ang kapuso couple. Sa pagkikipagbiroan kasi ni Bianca kay Kevin, hindi nakatakas ang sinabi niyang makahulugang mensahe nito na nagsabi ka sa akin, papakasalan mo ako, hindi mo alam anniversary natin? Kahit na biro lang ang sinabi ni Bianca, halatang nagulat ang audience. Kaugnay ng binitawang pahayag ni Bianca sa kalook-alike ng nobyo sa isang interview, tinanong si Ruru kung ano ang reaksyon niya. Tila ba napanood niya ang nasabing episode at dito ay nagbiro na hindi niya alam bakit ba sinasabi ni Bianca ang mga ganong bagay. Ganun pa man, sinabi ni Ruru na kung sakaling mangyari ito, hindi nila ito itatago. Idinagdag niya na sila ni Bianca ay naniniwala na laging may tamang oras para sa lahat ng bagay. Dagdag pa ni Ruru na maaaring mangyari ang ganitong bagay sa malapit na hinaharap. Direktang sabi niya, simula naman ng unang beses ko nakasama't nakilala si Bianca, pinangakuan ko na siya agad. Hanggang pangako lang muna tayo. Kung sakaling itanong naman ni Bianca kung kailan siya magpapakasal, sagot ni Ruru, malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Carlos Yulo. Pinukaw ng doppelganger ni Carlos Yulo na si Andres Santos ang unang episode ng Kalook-alike Phase 4 na hindi lamang nakatama sa mga gymnastic moves kundi pati na rin sa pagpapakita ng kanyang ngiti at fit bod na katulad ng OG Carlos. Ipinakita rin niya ang kanyang talento sa pagsasayaw na gawin niya ang Maybe This Time trend sa Entablado na kalaunan ay sinayaw din ni Vice Ganda kasama siya. Nag-enjoy naman si Vice sa pagganap bilang girlfriend ni Carlos, si Chloe San Jose, dahil sa kanilang magkatulad na blonde na buhok. Ngunit hindi inaasahan ng mga manonood, isang Chloe look-alike ang lumitaw sa parehong araw. Sa huli, si Andres ang nanalo sa kompetisyon pagkatapos makakuha ng tatlong kalook-alike stars mula sa mga hurado. Masasabing doble panalo ang nakuha niya dahil bukod rito ay nagkaroon din si Andres ng pagkakataong makita ng personal si Carlos. Sa official account ng It's Showtime sa TikTok, ibinahagi nilang isang video kung saan makikita si Carlos na todo ang ngiti na makaharap ang nanggagaya sa kanya. Tunay na kalook-alike ang dalawa ng todo smile habang nagpapakuha ng larawan. Ang masayang tagpong ito ay ibinida naman ni Andres sa kanyang Instagram stories kung saan ay maging si Chloe ay tuwang-tuwa din sa kalook-alike ng nobyo.